Minsan sinabi ni Mark Twain na if you pick a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man. Ang mga salitang ito ay mula sa dakilang mayakda na Amerikano at tiyak na mapapaisip ka tungkol sa kadakilaan ng mga aso. Ang pinakamalaking lahi ng Mastiffs, Great Danes at Saint Bernard ay sapat na malakas upang salakayin ka tulad ng mga ligaw na hayop. Ngunit sa sandaling bigyan mo siya ng sapat na pangangalaga, maaari silang maging pinakamatalik na kaibigan. Ang mga sumusunod ay 10 pinakamalaking lahi ng aso sa buong mundo. Number 10, French Mastiff. Ang matapang na French Mastiff ay kilala rin bilang Dog de Bordeaux. Ang lahi ng aso na ito ay nakikilala sa kanilang napakalaking ulo at kalamnan ng katawan. Ang mga adult na aso ay maaaring magkaroon ng taas sa pagitan ng 20 hanggang 23 pulgada at may bigat na hanggang 62 kilogram. Ang kanilang balat ay masyadong makapal at ang kanilang mukha at leeg ay nagtatampok ng mga wrinkles. Ang maikli at malambot na balahibong nakapaligid sa lahi ng aso na ito ay mula sa shade of light fawn to dark red ang kulay. Ang French Mastiff na mga tuta ay dapat sanayin sa pakikipagsalamua ng maayos. Ang tuloy-tuloy na pagsasanay ay maaaring gabay ng mga ito upang maging pinakamahusay na tagabantay. Ang isang well-trained French Mastiff ay maaaring ding maging isang effective na rescue dog. Ang French Mastiffs ay lubos na matapat, protective, at nakatuon lang sa kanilang pamilya. Number 9, Great Pyrenees. Ang Great Pyrenees ay may mahusay na reputasyon para sa kanilang proteksyon sa kanilang nakasanayan at kagandahan. Nagtatrabaho sila bilang mga bantay mula pa noong 3000 BC upang maprotektahan ang mga hayop. Ang malaking lahi ay napakabanayad, masunurin, at matapat. Maaari silang magkaroon ng taas na humigit kumulang sa 30 hanggang 39 pulgada at bigat sa pagitan ng 52 hanggang 59 kilogram. Mayroon silang malawak na dibdib at ulo na hugis triangulo. Ang lahing ito ay may kaakit-akit na hugis letrang V na taenga na nakabitin pababa. Mayroon din silang lahing mahabang buntot at hugis almond na mga mata. Ang Great Pyrenees na aso ay may kakayahang makasurvive sa anumang uri ng klima dahil sa taglay nilang makakapal at mahahabang balahibo. Ang kulay nito ay maaring puti o kulay abo. Ang mga Great Pyrenees ay may mahusay na pandinig. Madali nilang maramdaman ang mga naghihimasok at maging ang ibang mga hayop. Number 8, Anatolian Shepherd Dog. Ang Anatolian Shepherd ay isang malaki at malakas na lahi ng aso na native sa Turkey. Sila ay orihinal na inaalagaan upang maprotektahan ang mga hayop. Ang malaking lahi na ito ay may timbang na hanggang 68 kilogram. Ang mga Anatolian Shepherd ay kilala sa kanilang likse. Sila ay may malalaki at bilog na ulo. Ang kulay ng kanilang mga mata ay brown to yellowish brown. Ang kanilang leeg ay may kapal at malakas. Ang kanilang taenga ay hugis at sulok at may habang 4 hanggang 6 na pulgada at ito ay nakabitin. Ang mga Anatolian Shepherd ay kaibig-ibig, matalino, matapat at protective. Madali nilang malaman kung ikaw ay estranghero at tumataol sila kung may nanghihimasok. Gustong-gusto nila na maglaro sa mga bata. Ngunit dapat maging maingat ang mga may-ari dahil ang lahi na ito ay malaki at malakas. Number 7, Newfoundland. Ang Newfoundland ay isang napakalaking lahi ng aso na may taas na 30 pulgada at bigat sa pagitan ng 60 hanggang 70 kilograms. Mayroon silang napakalakas na mga buto. Sinasabing ang Newfoundland ay mas malakas kaysa sa malalaking lahi tulad ng English Mastiff. Ito ay may malawak at napakalaking ulo at malakas na leeg. Mayroon din silang malalim na dibdib at mahahabang hita. Ang mga Newfoundland ay mayroon ding makapal at mahahabang balahibo, higit na karaniwang kulay itim. Ang kanilang balahibo
ay nangangailangan din ng regular na pangangalaga upang mapanatili ang magandang kondisyon. Sila ay napakapalakaibigan at matalino. Ang mga Newfoundland ay napakasensitibo sa tinig ng kanilang amo at madali silang masanay. Ang mga Newfoundland ay bihira lang kung tumahol. Ang mga ito ay sapat na matalino upang maramdaman ang mga banta sa walang oras. Ang mga Newfoundland ay angkop para sa mga bata dahil ang mga ito ay napakakalmado at palakaibigan. Number 6. Leonberger. Ang higanting lahi ng aso ng Leonberger ay pinangalanan sa lungsod ng Leonberg sa Germany. Kapansin-pansin ang itim ng maskara at mahabang balahibo ng lahing ito na mahahalin tulad sa wangis ng isang leon. Mayroon silang taas na 26 hanggang 32 pulgada at timbang sa pagitan ng 45 hanggang 77 kilograms. Ang lahi ng Leonberger ay may isang hugis parihaba at malawak na ulo. Ang taglay nitong itim na maskara ay siyang nagbibigay sa kanila ng mahusay na ekspresyon. Mayroon din silang mahabang ilong at katamtamang laki ng taenga. Hinihingi ng lahing ito ang maagang pagsasanay at pakikisalamuha. Ang katapatan at katalinuhan ng Leonberger ay hindi questionable. Ang isang well-trained na Leonberger ay mayroon ding mahabang pasensya at angkop para sa mga bata. Nananatiling kalmado o lumalayo sila kapag nahaharap sila sa anumang paghimok mula sa mga bata. Number 5. Irish Wolfhound. Ang Irish Wolfhound ay ang pinakamataas na miyembro ng lahi ng Sighthounds. Ang lahi na ito ay maaaring may taas sa pagitan ng 28 hanggang 35 pulgada at 53 hanggang 84 kilograms na timbang. Sila ay native sa bansang Ireland at orihinal na silbi sa mga digmaan at pangangaso. Ginagamit sila bilang isang wolf hunter. Ang pangalan nila ay nagmula din sa paraang iyon. Ang malahiganting Irish Wolfhound ay may mahabang ulo at nguso. Mahaba at malalakas ang kanilang mga paa. Ito ang naging dahilan kung kaya ang mga Irish Wolfhound ay may mahusay na bilis sa pangangaso. Ang malawak at malalim nilang dibdib ay sumasalamin din sa lakas ng kanilang lahi. Ang malahiganting Irish Wolfhound na ito ay hindi maaaring maging isang mabuting tagabantay. Hindi sila palatahol at hindi rin masyadong agresibo. Ngunit ang kanilang malaking bilang ay maaaring maging manta sa mga nanghihimasok sa bahay. Number 4. Neapolitan Mastiff. Ang Neapolitan Mastiff ay isang malaking guardian breed na native sa Italia. Minsan ay ginamit ng mga Romano ang lahi na ito sa digmaan. Ang taas ng malahiganting lahi na ito ay umaabot sa 26 pulgada hanggang 30 pulgada at may bigat na 54 hanggang 90 kilograms. Ang napakalaking Neapolitan Mastiff na aso ay may maluwag na balat at makapal na kulubot na mukha. Mayroon silang malawak at flat na ulo at may malaking ilong. Ang kaninang balahibo ay siksik at maikli na may kulay abo, itim at kulay kayumanggi. Tulad ng ibang watchdog, hinihiling ng Neapolitan Mastiff ng maagang pakikisalamuha at pagsasanay. Ang mga ito ay napaka-intelihente, protective at mapagmahal na aso. Ang Neapolitan Mastiff ay hindi angkop para sa mga nagsisimulang mag-alaga ng aso. Kailangan nila ng isang mahusay na amo para sa pagsasanay. Ang isang well-trained na Neapolitan Mastiff ay maaaring maging isang mahusay na alaga. Hilig din nilang makasama ang mga bata. Number 3. St. Bernard. Ang St. Bernard ay tunay na isang napakalaking lahi ng aso na may taas na 27 hanggang 35.4 pulgada at bigat na 64 hanggang 91 kilograms. Ang mga ito ay orihinal na inalagaan para sa mga operasyon ng pagsagip sa Alps. Mayroon silang napakalakas na kalamnan ng katawan. Ang lahing ito ay may kakayahang maglakbay sa malamig na niyebe ng halos isang milya ang layo. Ang pakikisalamuha at pagsasanay ay nararapat para sa asong ito. Kapag walang wastong pagsasanay, ang mga St. Bernard ay maaaring mapanira. Sa kabilang banda, ang isang well-trained na St. Bernard ay nagpapakita ng bihirang pasensya at sila ay palakaibigan. Ang mga asong St. Bernard ay napakatapat sa kanilang pamilya.
maaari silang maging tahimik na panloob na aso. Ang mga Saint Bernard ay nakakasabay din sa mga bata, ngunit hindi sila mapaglaro. Ang araw-araw na paglalakad ay dapat para sa laing ito upang mapanatili ang mabuting pisikal na kondisyon. Ang mga Saint Bernard ay mahusay ding tagabantay. Ang malahiganting lahi na ito ay maaaring maging isang malaking banta sa mga magnanakaw. Number 2. Great Dane. Ang Great Dane ay may mahusay na reputasyon para sa taas at kaakit-akit na likas na katangian. Ang lahi na ito ay may taas na 3 talampakan o higit pa. Tumitimbang sila sa pagitan ng 50 hanggang 90 kilograms. Noong 2012, ang Guinness Book of World Record ay nagbigay ng titulo sa isang Great Dane na pinangalan ng Zeus bilang pinakamataas na aso sa buong mundo. Ang higanting aso ay may sukat na 44 na pulgada sa 4 na binti. Ang Great Danes ay orihinal na ilagaan para sa pangangaso. Hindi tulad ng iba pang mga lahi, ang Great Danes ay isang matandang male Great Dane sa loob lamang ng isang taon. Ang Great Danes ay sensitibong lahi na kinakailangan nila ang atensyon mula sa pamilya. Ang kamangamanghang Great Danes ay maaaring maging therapy dogs. Magaling din sila bilang tagabantay at sila ay nagiging agresibo depende sa sitwasyon at mapaglaro sa mga bata. Number 1. English Mastiff. Ang English Mastiff ay ang pinakamalaking lahi ng aso sa buong mundo kung isaalang-alang ang kanilang timbang. Ang lahi na ito ay may bigat na 68 hanggang 110 kilograms at taas na 27 hanggang 33 pulgada. Noong ika-26 ng Setyembre 1981, kinikilala ng Guinness of World Records ang isang matandang English Mastiff na nagngangalang Sorba bilang pinakamabigat at pinakamahabang aso sa mundo. Ang aso ay may timbang na 142 kilograms na may taas na 27 pulgada sa oras na iyon. Ang English Mastiff ay tinawag ding bilang Old English Mastiff at isa sa pinakamatandang lahi ng aso sa buong mundo. Sinasalamin nila ang mga monumento ng mga Egyptians mula 3000 BC. Ang malahiganting Mastiff ay ginamit din ng mga Romano para sa mga gladiatorial fights. Sila ay may bigat na hugis na parisukat na mukha at hugis B na taenga, itim na ilong at itim na maskara na nagbibigay din sa kanila ng isang natatanging hitsura. Ang English Mastiffs ay napaka-intelihente at ipinanganak para maging bantay. Bihirang-bihira kung tumahol ang mga asong ito. Ngunit nakakarandam sila ng mga banta nang hindi nagkakamali. Ang malahiganting Mastiffs ay madaling maka-atake kung kinakailangan. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon upang magalaga ng mga aso na ito, alin sa nabanggit na listahan ang gusto mong alagaan? Magbigay lamang ng iyong sagot sa comment section ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!